My God, I hate drugs. Harry Roque, handang mag-volunteer sa DepEd para tulungan si Sara Duterte, maski walang sweldo. Handang magsilbi si dating presidential spokesperson Harry Roque bilang volunteer sa Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Vice President-elect Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, inalok ni Roque ang kanyang serbisyo at kakayahan para pagsilbihan ang DepEd kahit na hindi siya makatanggap ng kahit ano. Ayon sa kanya ay ang tanging interes niya lamang ay mapaganda ang antas ng edukasyon sa bansa para sa kanyang mga anak at apo. Maski walang sweldo, maski hindi ako kikilalanin dahil ako naman po ay nagkaroon ng dalawang anak at magkakaroon ng apo. Interest ko rin po na ma-improve talaga ang educational system natin, sabi ni Roque. Kaya ako po ay mag-volunteer na maging very active sa Department of Education in whatever capacity I might be able to help, dagdag niya pa. Saklaw si Roque ng one-year appointment ban para sa mga natalo sa kampanya kaya't walang problema sa kanya kung hindi siya bigyan ng kahit anong posisyon ni Duterte. Hindi po ako hihingi ng sweldo. Hindi po ako hihingi ng titulo dahil may appointment ban. Ang gusto ko lang ay makatulong dahil nandyan naman po ang sinuportahan ko na Vice President, sabi ng dating law professor sa University of the Philippines. Kilalang malapit si Roque kay Duterte at handa nitong suportahan ang susunod na vice-presidente. For sige ng papasok na Marcos administration, ito kong critical engagement sa China kabilang itong territorial dispute sa West Philippine Sea. Sa pakikipag-usap ni former UP professor at incoming security adviser Clarita Carlos kay President-elect Ferdinand Marcos nitong Miyerkules, isa sa tinalakay ang usapin hinggil pa rin sa relasyon ng bansa sa China. Kahapon po, inanunsyo ang nominasyon ni Carlos bilang susunod na National Security Advisor. Hahalinhinan ni Carlos si dating Military Chief of Staff na si Hermogenes Cesperon Jr. Ibinahagi din ni Carlos na tinanggap niya ang alok ni Marcos na maging National Security Advisor dahil ang defense, security at foreign policy ang kanyang areas, itong areas of research at itong expertise. Ipinunto din ni Carlos na saklaw din ng national security ang economic life ng bansa kung saan dapat ding ikonsidera ang seguridad sa buhay, pagkain, enerhiya maging ng tubig. Binigyang diin niya na hindi tama para sa Pilipinas na tularan ang konsepto ng national security ng Amerika na nakafocus lamang sa military perspective. Nauna nang hinangaan ni Marcos Jr. ang kaalaman ni Carlos pagdating pa rin sa foreign policy at international politics. Si Carlos din ang isa sa mga panelists sa natatanging dinaluhang presidential debate ni Marcos noong election period. Nagpulong na po kaninang alas 10 ng umaga ang outgoing Department of Justice Secretary na si Bernardo Guevara, baging itong papasok na rin na Secretary na si Jesus Remulla para sa isasagawang transition. Una nang kinumpirma po ni Guevara na isasagawa itong pagpupulong para maayos itong transition ngayong buwan. Katunayan ang katuwang daw itong mga senior officials ng Department of Justice, nagsagawa ang mga ito ng briefing kaugnay pa rin ng operasyon itong programa at proyekto ng kagawaran. Ito para matiyak ang maayos na transition sa Justice Department pagpasok ng bagong administrasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama raw sa mga isinusulong naman ni Guevara sa naturang pulong ang pagpapanatili siyempre dito sa magandang record ng DOJ sa anti-human trafficking. Palakasin itong kampanya laban pa rin sa cyber crimes at itulak ang 3-year joint program kasama ang United Nations sa human rights promotion and protection. Handa raw harapin ni Health Secretary Francisco Duque ang mga kasong isasampa laban sa kanya pagkababa niya sa pwesto. Sa gitna yan ng pagkakadawit niya sa umano'y maanomalyang pagbili ng medical supplies sa formerly pharmaceutical corporations. Kumpiyansa raw si Duque na mananatili ang suporta sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte. I always have good lawyers and many advisors, well-meaning advisors who know the travails, no, that I had to go through while helping and leading the country in this historic pandemic. So, mga tao, dahil kakulangan na, yung little knowledge can be dangerous.
yun yung mga ibang pinapakita ng mga tao. They become all experts, they all become self-anointed, you know, opinionated individuals, no? Na, and also because of out of extreme fear, hindi na nakakaisip ng tama, hindi na alam kung ano yung logic, ano yung, diba? Kaya tayo, science-based tayo. Tapos na ang paghahain ng campaign spending reports ng mga kumandidato noong nagdaang halalan. Sino-sino nga ba ang mga humabol sa deadline kahapon? Magbabalita ng live ang aming correspondent na si Melissa Lopez Mel. Pinky, kumpleto na nga ang mga Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ng mga nagwaging national candidates noong May 9 ayon sa Campaign Finance Office ng COMELEC. Ibig sabihin, makakaupo sila sa kani-kanilang mga pwesto pagdating ng tanghali ng Hunyo at 30. Maluwag na rin ang koridor sa labas ng tanggapan kumpara sa dami ng nakapila na mga kinatawan ng kandidato at partido noong nakaraang araw dahil nga humahabol sila sa June 8 deadline. Ang siste, lahat ng nakapila, pagdating bago ang 5 p.m. cutoff, ay pinroseso ang dokumento. Inabot na nga raw ng halos hating gabi yung pagproseso nga ng mga papeles at dito nakahabol ng pagsusumite ang mga kampo ni na Senator Joel Villanueva, Senator-elect Rafi Tulfo at Senator Risa Ontiveros. Mahigpit ang COMELEC sa mga dokumento, kailangang ilagay isa-isa ang detalye ng mga nag-donate sa kampanya, saan ginastos, kasama lahat ng resibo. Kinakalap pa natin ngayon ang kopya ng mga SOCE para masuri. Lahat ng kandidato dapat magsumite ng SOCE bago umupo sa pwesto. Yung mga natalo sa halalan dapat nakapag-submit na kahapon. Kung hindi, ay tatawagin na itong failure to file. At kung dalawang beses na silang hindi nagsumite ng SOCE sa deadline, pagbabawalan na silang tumakbo sa mga susunod na eleksyon. Simula naman ngayong araw, ang hinihintay ng Campaign Finance Office ay makapag-submit ng mga summary reports ang lahat ng COMELEC field offices patungkol sa mga SOCE ng mga lokal na kandidato. Susurihin ang lahat ng mga ito para sa overspending. At kung may makitang ganito, ay kakasuhan para ma-disqualify ang kandidato at ang nanalo sa kanilang pwesto. Balik sa'yo, Pinky. Mel, matanong ko na rin paano na ang liderato dyan sa COMELEC matapos nga ma-bypass yung chairman, gayon din yung dalawang COMELEC commissioners. Tama, Pinky, apat na commissioner na lang uli ang natitira. Parang parehas nung sitwasyon nung Pebrero nung nagsipag-retiro ang mga opisyal. Kahapon ay itinalaga na si most senior commissioner Socorro Inting bilang acting chairman habang naghihintay ng panibagong leader. Ang kasama niya namang si Commissioner Ray Bulay ay itinalaga para mamuno sa lahat ng paghahanda para sa darating na barangay elections sa December 5. Balik sa'yo. Maraming salamat sa'yo, Melissa Lopez, nagbabalita. Sa ibang balita, malaking hamon ang paglilinis ng dalawang pinakamaruming ilog sa bansa. Ilang dekada matapos itong mapabayaan, pero ang pribadong sektor desididong tapusin ang kanilang misyong ibalik ang sigla ng mga idog. Magbabalita si Rex Remedio. Malayo na ang narating pero mahaba pa ang lalakbayin. Lalo pang paiigtingin ng San Miguel Corporation ang paglilinis ng ilog Pasig at Tulyahan. Nagbigay ng mga makabagong excavator ang Japanese shipping giant na NYK Line. Ito'y bahagi ng $1.5 million na donasyon ng kumpanya sa inisyatiba ng San Miguel. Okay, Japanese equipment, of my experience, can last for 10 times more than whatever equipment you can buy. So, it's but natural to buy the most reliable equipment. Surprised to see this is the actual operation. And also, I respect Mr. and the philosophy to clean up the Filipino River. Kasabay ng pagbibigay ng trabaho para sa mga tutulong sa paglilinis ng mga ilog, dodoble raw ang dami ng mauhukay nilang basura at burak kahit gaano pa ito katigas. Matatapos na raw sa susunod na linggo ang kanilang paghuhukay at pagpapalawak ng Tulyahan River. Sa ngayon ay nakahukay na raw sila ng dumi na aabot sa 70,000 dump truck. Ang Pasig River naman nasa 6 na metro na ang lalim mula sa dating 3. Nakahukay na rin sila ng nasa humigit kumulang 30,000 dump truck ng burak at basura. Let's say instead of 3 years, now with this, we can do 10,000 tons a day. It's
Maybe less than 2 years, we can finish the whole cleanup. Sa pangmatagalan daw ay asahan na rin ang mas mabilis na daloy ng tubig tungo sa layuning mabawasan ang pagbaha sa Kamaynilaan. Gayon din ang pag-e-enjoy ng mga residente na mamasyal sa gilid ng ilog. We need the private sector and the other government agencies and donors to fast track all these activities because we are pressed for time. That is why we in San Miguel committed to rehabilitate the rivers